guys. Kumusta tayong lahat? Sobrang init. Tawagin natin, it's a boiling afternoon, guys. Sobrang super init talaga. So, kailangan natin tubig. Dahil painit ng painit ang panahon natin ngayon. Pero, ganun pa man, kahit mainit ang panahon, tuloy pa rin ang ating pagbablog. At ang ibablog ko ngayon ay ito, guys. Yung aking string of hearts. Ayan. Super haba. Tingnan nyo, oh. Ayan. Sobrang haba yan, guys. Ito, oh. Ayan. Sinadya ko talaga itong pahabain dahil gusto ko kung hanggang saan talagang ihahaba niya. Ang kaso lang, sa napapansin ko sa kanya ngayon, kung nakikita nyo, maliliit na lang ang mga dahon nito. Sa sobrang haba, kulang na yung kanyang nutrients na nakukuha. Plus, yung pot niya is napakaliit. Ayan, oh. 3-inch pot lang siya. So, kailangan na nating putulin. Ito ang tamang panahon para tayo mag-propagate nito. Kung napansin nyo or nakita nyo yung isang vlog ko doon sa aking variegated na string of hearts. Ito yung una kong string of hearts. Sa variegated actually, napakahirap magpabuhay noon. Pero nung nabuhay ko siya, so syempre napadami ko siya. So ngayon, itong aking unang string of hearts, ngayon ko lang ito puputulin, guys. Tinignan natin, suotin natin kung gaano na ba ito kahaba. Sukatin natin, guys, by foot. So, ito yung pinaka puno niya. Ayan. 2 3 4 5 6 7 8, Diyos ko, grabe, guys, 9 maybe and a half. Ayan, oh, ito na yung pinaka-tip niya. Kung napapansin nyo yung tip niya, halos kukunti na lang yung dahon. Ayan, oh, nakaunti kasi wala na siya nakukuhang nutrients sa haba niya. So, kailangan na natin talaga itong putulin. O, diba? Nakakatuwa naman. Napahaba ko siya ng ganito kahaba. 9 feet mahigit. O, pwede pa siyang humaba. Depende siguro sa pot. Pag malaki yung pot, siguro hahaba pa yun ng malusog. Pero, since na ito lang yung pot ko na napakaliit lang, so, hindi na nga niya kakayanin yung pagbibigay ng nutrients sa haba na yan. At saka, pansinin nyo, guys, oh. Ito, ayan. Ito, ayan. Mga bagong usbong niya. Galing na yan sa stem. Ayan. Bumababa na sila. Kaso lang talagang, wala na silang makukuhang sustansya pa dyan, oh. Dito sila galing sa stem na to. Ayan. Tapos, may mga balls na. Ayan na, guys. Ayan. May mga bilog-bilog na. Ayan. Pwedeng-pwede na itong itanim. Ito pa, oh. Ayan. Ayan. Yung balls niya, may tumubo dyan. Ayan, oh. O, diba? Ito ang dami, oh. Ayan. Ito mayroon pa dito. Ayan, oh. Ito, mga balls. Oh, see? Napahaba ko siya ng ganito. Hindi ko na matandaan kung gaano na to katagal sa akin. Basta matagal na to, guys. So, ang gawin ko nito, putulin ko siya. Ito. Mag-iwan ako ng 1 foot. Ano, hindi. Talagang puputulin ko siya mula dito. Ikakat ko siya mga 1 foot ang haba. Ayan. 1 foot ang haba. Yan ang i-propagate ko. Yan ang itatanim ko. Mas maganda kung mahaba na. Kasi sa dami nito, diba?
guys. Kita nyo ba? Ayan, oh. Parang tubig. Kita nyo yan? Yan. Yung bilog na yan. Yan, so. Ito na yung mga naputol ko. Ayan, oh. Ito nga yung kanyang dagta, guys. Pero yung dagta niya, ano, clear white. Mapapansin mo na dagta siya. Pagka ginanon mo, malagkit. So, yun, dagta niya yun. Ayan. Ito na ipropagate ko. Tanggalin natin yung dahon. Tulad nito, oh. May dahon siya. Yun ang ilulubog natin sa soil. So, tanggalin natin yung dahon yan kasi dyan lalabas yung ugat. Lahat. Kagaya nito, mahaba yung stem na pinagputula natin. Ito yung dito tayo magbabaon. So, mag-iwan lang tayo ng mga almost 1 inch na stem. Ayan, oh. Tapos, ito yung node. Ayan, nandito kasi yung dahon. So, tanggalin natin yung dahon doon sa may node. Kamayin na nga lang. Mas maigi pa pag kakamayin. Ayan. Ito na. Ito na itatanim natin. Ayan, huwag masyadong malalim. Nakapag-produce na ako ng 28 cuttings. Ayan, oh. Nasa mga almost, mga 1 foot yan or mahigit. Yung iba maikli. So, 28 yan. Ibabad na natin ng 1 minute sa anaa bago natin itanim. At ito yung aking ano, soil mixture. 1:1 lang. 1 cup ng ano, loam soil at saka 1 cup ng pumice. Yung, ayan o, mga gamunggo lang or gapamienta ba? Ganun lang, pinakamaliit na yan. Yan ang halo niya at saka handful ng vermicast ang nilagay ko. Kasi yung loam soil medyo, di pa naman siya gamit pero medyo luma na. So baka expire na yung hinalo nila doon na vermicast. So ngayon, ibabad na natin yung ating mga cuttings. Ayan o. Ito na yung hinanda ko na anaa. Ayan guys, si anaa. So, ibabad ko na yung 1, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Ito yung 10 cuttings. Ayan. Ibabad ko siya ng 1 minute dito. Ayan. 1 minute is up. So, ito, tanim na natin yan, ha? Sa isang pot, 10 cuttings ang tanim ko. Para ano, para malago. Ayan, dito natin siya ilagay, guys. Kakakuha siya ng warm temperature dito. Okay na sa kanya yon. Hindi niya kailangan pang ipa-direct sunlight. Itong mga dahon na to, nabubuhay din to, pero para sa akin, napaka-crucial. Kasi nung nagbuhay ako nito noon, nabuhay nga, pero namatay din siya. Ito guys, may mga ano na siya, may mga buko-buko. Try ko rin itong itanim kung mabuhay ba. Kasi may mga buko na, oh. Ayan, oh.
update ko lang kayo guys. Months before, nag-vlog ako nung aking pag-propagate nitong variegated na string of hearts. Mahahaba din yung tinanim ko. Ito na sila ngayon. Ayan o. Ayan. Ang hahaba na. Ayan. Ayan. Marami din tinanim ko nito sa isang pot. Pero ito yung mother plant. Ayan. Ang hahaba na nila, di ba? So successful yung pagtanim ko ngayon ng mga variegated na string of hearts. Dati hindi ako nakakabuhay nito. Ngayon nakakabuhay ako. Ito pa ako. Ito yung bagong tanim ko. Or see. Mahaba-haba na rin. Ito pa. Ayan o. Ito. Kulang na siya guys. Kinain na ng mga ibon. Ayan o. Ayan.